ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ginawang pangharas ng mga barko ng China sa isinagawa nilang paghatid ng tulong sa mga manisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Yan ang ulat ni Rob Lagusa. Ilang beses din nakipagpatintero sa mga Chinese vessel ang barko ng BFAR na BRP Dato Tamblot habang isinasagawa ang dalawang araw na humanitarian in support mission para makapagatid ng tulong sa mga Pilipinong mangisda sa Bajo de Masinloc. Bandang alas 5 ng umaga ng Huwebes sa latitude 33 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, may radio challenge na agad mula sa Chinese Navy. Sumunod din ito hanggang 28 nautical miles mula sa pinagagawang teritoryo. Nasa 22 nautical miles naman mula sa Bajo de Masinloc bandang alas 7 ng umaga, nakatanggap muli ng radio challenge ang barko ng BFAR. Sa pagkakataong ito, ito'y galing sa China Coast Guard. Nakailang radio challenge na rin ang China Coast Guard para balaan ang barko ng BFAR na lisanin ang lugar. Bilang tugon, nag-radio challenge din ang BRP Tamblot. I warn you, do not interfere with our activities inside our exclusive economic zone. I repeat, do not interfere with our activities inside our exclusive economic zone. Hindi tinigilan ng Coast Guard ng China ang BRP Tamblot sa maghapon. Kitang-kita ang pagsyado ng malaking barko ng CCG sa BFAR ng mga nakaraang insidente para iparamdam ang kanilang pagbabantay sa lugar. Sa kabuuan, apat na beses din ito nagsagawa ng dangerous maneuver o pagharang tulad na lang nito. Ayon sa BFAR, nasa 70 meters ang pinakamalaki mula sa bukod pa rito ang nasa dalawang Chinese Maritime Militia na sumusunod din at pinaiikutan ang barko ng Pilipinas kasabay ng CCG. May pagkakataon pa na napapalibutan na ang BRP Tamblot. Ayon pa sa BFAR, may dalawa pang Chinese Maritime Militia sa bahagi ng Bajo de Masinloc bukod pa sa dalawang CCG vessels na nasa pinagagawang teritoryo na pangunahing responsable sa paglalagay ng floating barrier dito, habang may isa pang barko ng CCG sa bisinidad. Sa kabila nito, nagawa pa rin ang BFAR na makalapit para maibigay ang tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Isa-isa silang pinalapit sa barko. Kapag nagbibigay ng libreng fuel, grocery o supply para sa mga mangingisda dito sa Scarborough Shoal, may kita nyo dito na meron silang mga container na kanilang magagamit sa susunod pa nilang pangingisda dito. Kasi sabi dito nila, malaking tulong ito lalo't may mga araw na matagal o nahihirapan silang mangisda at kinakailangan nila na dagdag langis o fuel para magtagal pa ang kanilang pangingisda. May kita naman dito sa kabilang bahagi na nandito pa rin yung nagbabantay itong China Coast Guard kung saan kanina pa nakabuntot. Isa si Rod Mars sa mga mangingisda na kumuha ng ayudang langis mula sa BFAR. Kwento niya, pahirapan ang pangingisda lalo't hindi sila pinapayagang makapangisda sa Bajo de Masinloc. Nasa 10 araw na anya silang nasa laot pero matumal ang kanilang huli. Mahalig ito mga meta yung tennis ko sa gede. Tapos yung mga to, yan. Yung mga to. Pagka nasa bukuan na sir, halos tinataboy na yung mga ano, mga service. Kaya hindi kayo makapasok talaga. Kaya mismong iikot lang kami dyan sa may, ano, sa may bukana. Wala na. Aarangin na ata. Kaya malaking tulong ang libreng krudo, lalo't mahal ang presyo nito ngayon. Nahirapan kami, dalawang linggo na, wala pang isang tonelada yung huli namin. Eh ngayon, pag tapos na may mabigyan ng diesel ng BFAR, maraming salamat sa BFAR. Pag mabigyan kami mamaya, tatakbo po kami ng steward dito sa 16117 sa laot ng Tato Impanta. Kaugnay nito, nagpatuloy pa sa ikalawang araw, Biyernes, ang pagbibigay tulong ng BFAR sa iba pang mga mangingisda sa lugar. Dito ay mas nakalapit pa ang BRP Tamblot sa layong 1 nautical mile mula sa Bajo de Masinloc kumpara sa naunang 1.4 nautical miles noong Huwebes. Sa kabuuan, nasa 21,000 liters ng langis para sa 19 na mother boats o malalaking bangka na bigyan kabilang na dito ang mga grocery. Ayon sa mga mangingisda, dahil dito ramdam nila ang suporta ng pamahalaan. Well, ang Philippine government is not yet satisfied no sa nangyayari na to sa Bajo de Masinloc. The reason why our national government has directed no to the National Security Advisor, the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to have this rotational deployment. This is in response with what had happened nitong mga unang araw ng taon
kung saan ang mga Pilipino mais na ay naharas ng Chinese Coast Guard. Samantala, kasabay ng ikalawang araw ng pagbibigay ayuda, sinubukan ng mga tauhan ng BPAR na tingnan ang kalagayan ng coral sa lugar. Sakay ng rigid hull inflatable boat o rib, lumapit ang ilang BPAR personnel at media. Agad na sumunod ang mga tauhan ng China Coast Guard sa ID ng rib. Dito sa video na ito, makikita ang paghabol ng CCG sa kanila. Sa kabila nito, nagawa pa rin nilang makalapit at makita ang kasalukuyang estado ng mga coral sa bawat dimisilok. Sa video na ito, makikita ang pinsala sa bahura. Sinasabi, according to Filipino fishermen, yung mga Chinese fishermen, if I'm not mistaken, ay gumagamit po ng cyanide as well as mga Vietnamese fishers. They intentionally destroyed Baho de Masinloc to prevent Filipino fishing boats to fish in the area. Ayon kay Bergera, ito'y kinakailangang kondenahin dahil ito ay nakakasira sa marine resources sa lugar. Importante sa mga Pilipino mangisda ang bawat pagpalaot ito sa dagat dahil ito ang kanilang kabuhayan na malaking bagay sa kanilang mga pamilya. Kaya napakahalaga na makapangisda sila ng malaya dito sa bahagi ng Baho de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Mula dito sa West Philippine Sea, Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.